Ano daw po ba talaga ang sinasabi ni Solomon tungkol sa bagay na ito? Itong ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, When Life Seems Unfair. Heavenly Father, thank you that you are just, that you are good, that you are wonderful. Pagalingin niyo po kami ngayon sa mga sakit ng aming espiritu at emosyon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Palakasin niyo po aming espiritu. Buksan niyo ang aming matatay nga para tumanggap kami ng mga pagpapala, karunungan mula sa inyo. We open our hearts to your correction, Lord, to your teaching, and to your blessing. May we lift up your name. We bring you our hearts, Lord, to be filled with your glory and with your power and with your love. We bring to you our songs, our music, our offering, our thanksgiving, our gratitude. We like to meet with you, O God. Deal with your people. Sit on your throne of power and dispense blessings. We ask you to protect us from evil men and evil spirits. May you also protect our loved ones, our homes, all the cares that you have given us, Lord. May you be the protector. And right now, give us peace. Restore our strength, our health, and allow us to enjoy your wisdom. Enable us to understand. In the name of your Son, Jesus, we pray. Ecclesiastes 9, verses 1 up to 3. So I reflected on all this and concluded that the righteous and the wise and what they do are in God's hands. But no man knows whether love or hate awaits him. Sa pagbubulay-bulay nitong may akda ng mga ngaral, sabi niya na, totoo nga, ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Pero walang nakakatiyak kung ano ang naghihintay sa bawat tao. Pag-ibig ba o pagkamuhi, kasiyahan ba o lungkot. All share a common destiny. The righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good man, so with the sinner. As it is with those who take oaths, so with those who are afraid to take them. This is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all. The hearts of men, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts while they live, and afterward, they join the dead. Isa pong observation ni Solomon, that anything can happen to any one of us, so we never know if life will be good or bad. But exactly the same thing will finally happen to all people, and he probably refers to death, to the end of this earthly life. Whether we live right and respect God or sin and don't respect God, we all die. As sinasabi niya, it's terribly unfair for the same thing to happen to each one of us. We are mean and foolish while we live and then we die. So Solomon takes note that God has power over everyone, that the wise and the righteous are not exempt from God's dealings, from life's troubles and harshness, or from the same randomness of good luck and bad luck. Dito po napakalinaw ng pagtuturo ni Solomon tungkol sa mga pangyayari. Paano mo nga naman dito ipapaliwanag na hindi naman lahat ng mabuti ay mabuti ang nangyayari sa kanila agad-agad? Hindi naman lahat ng masama, parang napapahamak din pa ko agad-agad. Sabi niya, may mga bagay na hindi natin maintindihan. At ang tawag nga dyan doon, meron daw dinarat na ng malas at may dinarat na ng swerte. Kung bakit allergic ang maraming conservative Christians tungkol sa katotohanan na yan, pero ang totoo, nangyayari naman talaga. Kung bakit lang sobrang iba ang pakuhulugan natin dun sa sovereignty of God, kaya sinasabi natin walang minamalas. Pero sinasabi ni Solomon, hindi lahat ng mga marunong tumakbo at mabilis na nanalo sa takbuhan. Hindi lahat ng marunong nagkakapera. Hindi lahat ng malakas na nanalo. Sabi ko, anong tawag mo dun? No? Kaya napaka lungkot ng pananaw niya sa buhay. At sinasabi niya that death is a great leveler. Lahat din naman namamatay. It happens to all. So the teacher finds it unfair. In fact, the teacher wants better treatment for the good, yung good people. But there's one trouble with that idea. Because there is no one really good enough. Kung ang gusto ni Solomon, yung mga mabubuti, maganda ang treatment sa kanila ng kapalaran at yung masasama, pangit ang treatment sa kanila, sino ba naman kasi talaga yung mabuti? Baka walang mag-qualify. Kaya kung tutuusin, lahat nga ng tao ay pinapalad pa kasi hindi lahat ng mga kasalanan natin ay tinatanggapan natin ng sapat
at ganap na parusa. Marami sa atin humihingi tayo ng justice from God. Mag-ingat-ingat tayo dyan dahil baka nga ibigay sa atin. Justice means the good is rewarded, the bad is punished. At kumisang kasi, selective lang ang ating pagtanaw, ang nakikita lang natin, the good that we do, we forget the bad that we do, so we seek God's justice. Eh, kung paano kaibigay nga sa injustice that all the bad things you do get punished? Baka mas marami pa yun kasi sa good. Kaya pasalamat nga tayo that God is not always just. But in fact, God is merciful. That God is more merciful than He is just. Marami siyang pinapatawad at marami siyang pinapalampas. At napaka-buti niya kahit kuminsan ay hindi naman tayo mabuti. Ecclesiastes 9:4-6. Anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. For the living know what that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even the memory of them is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. This isn't a bleak look at death. Ang tinitingnan dito ni Solomon, yung physical, earthly death. At sinasabi niya, kung nabubuhay ka pa, may pag-asa ka pa. Kaya mas mabuti pa kung aso ka na buhay kaysa leon ka naman tawan mo na patay. Sabi niya, yung buhay, at least alam pa niya na mamamatay siya. Pero yung patay, sabi niya ganun, wala na yung consciousness na nangyayari dito sa earth. Siyempre, nag-iba na yung consciousness mo. That in a twinkling of an eye, you're changed. You go back to your spiritual form. You get detached from your body. Kaya parang damit na hinubad mo lang yung katawan mo pag namatay ka, hindi na ikaw yon, yung naiba ka na. Kaya sinasabi ni Solomon, kaya pag namatay ka na, wala ka ng consciousness tungkol dito sa lupa. Hindi ka na nakikialam tungkol dito, iba na ang iyong pinapahalagahan. Ang mga pag-ibig mo daw, ang mga panibugho, ang mga passions mo, wala na. Hindi ka na muling makakasangkot sa mga nangyayari dito sa lupa. So what's the teacher's take on life and death? That life offers hope and chances. Basta buhay ang tao, may pag-asa. Kaya sabi, aso ka, basta buhay, mabuti pa kaysa leon ka na patay. Life is better than death, no matter how great the going and the death is. Kaya ang ginawa niya pong talinghaga at metaphor, live dog and dead lion. If we're going to extend that application, that the least person alive is better off than the greatest person but is dead. Habang ang tao may buhay, meron siyang pag-asa, meron siyang pagkakataon maging dakila pa, mag-improve pa ang kanyang situation. Kaya yung buhay lang kuminsan, kahit pa nga para kang nakaligtas sa sunog na wala kang dala kahit ano, pero yung buhay ka, dala-dala mo yung buhay mo, napakalaki na yon na dapat ipagpasalamat. At napalaking bagay para ipagdiwang. This thought of Solomon challenges and deconstructs the common notion that great death and heroism is glorious. Sabi niya, lion ka nga, dead ka naman. Di ba buti pa na lang na dog ka na lang na alive. Sa culture po ng Israel, yung dog ay mababang uri ng hayop yon. Hindi katulad ngayon na pet mo yung dog, mahal na mahal mo yung dog. Sa kanila, pag sabing dog, mababang uri. Kaya sabi niya, mabuti na yung pinakamababang uri ka, buhay ka naman, kaysa ang taas-taas pero patay. Ano ang minumungkahi niya dito? Therefore, stay alive. The primary duty of life is to continue living, to stay alive. Sino kaya at ano ang konteksto ng mga sinasabi dito ni Solomon? Kasi kadalasan, mga kapatid, tayo ay kinoconditioned to think that it is glorious to give our life to causes. Bakit binibigyan ng mga medalya yung mga heroes? Para marami pa uling mamatay para sa isang act of heroism, pampa-encourage. Bakit binibigyan ng mga award, mga pagkilala yung mga naulila para mas gumaan ang dibdib nila sa pagbibigay ng mahal nila sa buhay at iniala yung buhay ng mahal nila para sa isang cause? Anong cause yun? Maybe patriotic cause, maybe cause for the environment, maybe cause for an ideology, whatever it is. But Solomon is saying, magkaingat ka, huwag kang agad-agad nagbibigay ng buhay mo at masasakripisyo ka para sa isang bagay na magiging dead lion ka.
napakahalaga sa tao na siya ay buhay. Bakit po kakaiba ang pananaw na ito? Katulad pa ni Solomon, hari siya. Siyempre, mga hari, gusto niya yung mga army, buong pusong namamatay para sa king. No? Siyempre, ang gusto ng estado, ang mga tao, buong pusong nagbibigay ng buhay para sa bayan. Ganyan-ganyan. Pero kung tutusin, ano ba yung bayan? Kung minsan ang pagkakakilala mo, sino ba yung bayan? Yung lang pala mga mayayaman doon, sila lang pala yung bayan. Kasi sila lang yung gumagamit sa bayan, sila yung nag-e-enjoy ng bayan, sila yung masarap ang buhay sa bayan. Tapos ikaw, ang dami-dami mga taong ine-encourage silang ibigay ang buhay para sa bayan. Pero yung definition pala ng bayan is only for the elite. It can happen. Kaya ang pabala dito sa atin ni Solomon, bago ka magpakabayani, tingnan mo muna. Kung ikaw'y batang-bata at napasali ka sa isang ism, isang ideology, isang fraternity pa nga kuminsan, fratwar, ibibigay mo yung buhay mo para doon sa fraternity, para sa broad. Pagkatapos maaalala ka lang naman nila, wala pang isang taon o 3 or 5 years. Tapos yung mga broad mong buhay, natuloy na buhay, nagkaroon ng asawa, anak, nagkaroon ng buhay na mahaba, ikaw matagal ka lang nakalibing, namatay ka para kay broad. No? So, pinapaalala natin dito, kanino mo binibigay ang buhay mo? Kasi madalas po ang mga tao ay inuuto para ang buhay nila, ibigay nila sa kung ano-ano mga causes. Pinipili lang natin kung ano yon. Magkaako minsan yan eh, hindi na pala uso yon. At namatay ka para doon, tas hindi na uso ngayon. Pero hindi ka na natuloy na nabuhay. Kung 17, 18 kang namatay, hindi mo na naranasang magka-pamilya, magka-anak, magka-apo. Na may monumento ka nga, pero alam mo ba na may monumento ka? Eh, patay ka na nga. No? Hindi natin binabaliwala, mga kapatid, yung nagbibigay ng buhay para sa mga very, very noble causes. At patuloy natin sinasariwa ang kanilang memory. But with due respect, kahit pa ikaw yon at tamang-tama yung cause na pinagbigyan mo ng buhay mo, ang totoo na patay ka na rin. At hindi mo na rin alam yon. At kung minsan nagiging unfair ka, halimbawa sa nanay mo, sa magulang mo, ang aga-aga mong namatay, hindi ka malang nakapaglingkod sa kanila, hindi mo malang sila namahal. O kaya naiwan mo agad ang asawa mo o mga anak mo dahil yung buhay mo ibinigay mo para sa kung anong cause. Hindi ko sinasabing huwag tayo magpakabayani, pero piliin ninyo kung alin ang mga karapat dapat na pag-alayan ng buhay. Because you live only once on this earth. Oras na lumampas yon, tapos na, wala ka ng second chance. So choose what to live and very especially choose what to die for. Because death can be so meaningless, sayang, especially when it's not for your loved one. Ang buhay ni Jesus, namatay para sa atin, kasi mahal naman niya tayo, so hindi yun sayang. Kasi para naman sa kaligtasan natin yun. So yung mga buhay din na nasa sacrifice para sa buhay ng mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo kung para sa kaligtasan ng ating kapwa, for the extension of God's kingdom and God's goodness, it's worth it. Pero konting-konti yung mga worth niyan. Meron pa nga mga babaeng mamamatay para sa nobyo. No? Pero 19 ka lang kasi, kaya ginagawa mo. Pag 29 ka na, hindi mo nagagawin yan. Kasi mo, ay, bahala ka sa buhay mo. No? Siyempre, kailangan medyo bata ka para idealistic ka. Tapos namatay ka para sa nobyo mo, talagang binigay mo sa kanya ang lahat-lahat. O namatay ka na, tapos mag-aasawa na siya, magkakaanak, magkakaapo, ikaw, isang ala-ala. Siguro tumutugtog ang piano pag naaalala ka niya, pero wala ka na. Bagamat kung napunta ka sa Panginoon, may ibang buhay ka na doon, pero wala ka na rin dito. Hindi mo na nalasap ang dapat lasapin. So, be careful what you would like to die for. Not even for the king or not even for the state. It depends on the state. Anong klaseng state? Anong klaseng bayan? Anong klaseng pamahalaan ang pagbibigyan mo ng iyong buhay? Habang nagbibigay ka ng buhay mo, nagpapasasa pala yung iba sa dugo na isinasakripisyo mo. Kaya ang itinuturo ni Solomon dito, hindi sa huwag pahalagahan yung mga ganyang bagay, kundi ang buhay napakahalaga. Dapat hindi ka madaya, hindi ka malugi, at hindi ka madaan sa propaganda o pambobola ng mga makapangyarihan na gusto ka lang gamitin para sa kanilang kapakanan. In other words, don't be a needless hero. Don't die a meaningless death. So what's the teacher's take on death? That death ends earthly consciousness, earthly feelings, and involvement and participation. Pag ang tao namatay na, putol na ang relasyon niya
sa mga bagay na makalupa. Kaya maniniwala ka ba naman na may taong namatay, babalik pa para ituro kung nasaan yung naiwan niyang kwentas? Halimbawa, nagpunta ka sa hell, papayagak pa bang umalis doon para ituro mo lang kung nasaan yung kwentas? O kung nado ka na sa piling ng Diyos, nasa heaven ka, aalis ka pa ba doon para lang ituro mo yung kwintas? So, hindi ganon. Hindi tayo nai-involve sa ganong mga maliliit at mabababaw na bagay. What are the other implications? That death releases people from earthly cares. Not that you don't care, but you are released from earthly and heavy burdens of caring. Death disconnects people from earthly concerns. Anong application yan, mga kapatid? Live while alive. Mahilig ka palang kumain ng sinigwelas, kumain ka na ng kumain ngayon kasi pagka sumakabilang buhay ka, wala na yun. Gusto mo palang mahalin yung nanay mo, yung mahal mo sa buhay, mahalin mo na kasi pag sumakabilang buhay ka, o siya, hindi mo na siya mamamahal. Gusto mong paglingkuran ng mahal mo sa buhay, maglingkod ka na ngayong may sakit. Kasi pagka siya sumakabilang buhay na, kahit lagyan mo ng bulaklak yung puntod niya araw-araw, hindi na niya concern yun. Kaya habang kaya niyang tanggapin yung pagmamahal mo, ibigay mo na. At habang kaya mo magmahal, magmahal ka na. Para kung sakasakali na ikaw ang sumakabilang buhay o siya, wala kang pagsisisi. Kasi sasandali ang buhay. At hindi naman nagpapaalam yung mga namamatay. Bihira yun. Diba? Bisa't biglang-bigla ka. Akala mo, magtatagal pa. Gagawan mo pa sana ng paraan. Ipagpaparty mo pa sana yung nanay mo. Pero umurong na ng umurong dahil ngayong taon, tinamad ka. O next year, umurong na, namatay na bigla. Hindi mo na maipagparty. Kaya sabi nga, kung may mamahalin tayo, may gagawin, gawin na. Dahil, pag naputol na ang buhay dito, may ibang buhay na na pagkakaabalahan yung tao, yung espiritu niya. Kaya dito na tayo magmahalan. But the nice thing about it, brothers and sisters, is that death releases people from earthly troubles. Napapawalan tayo, lalo't hirap na hirap ang katawan at may sakit. Lalo't alam mo ang espiritu ay babalik na sa Diyos. Ayaw mo man, pero niluluwagan mo ang loob at pinapayagan mo na. At nang sa ganon ay makalaya na rin sa mga hirap. Ano nga ba naman ang saysay na nabubuhay kang puro hirap yung katawan mo? Hirap na hirap na hirap. E naghihintay naman ang Panginoon sa kabilang buhay para bigyan tayo ng ginhawa. Kaya meron na namang isang application yan. Habang kaya ng katawan mo na mag-enjoy, mag-enjoy ka. Sa paraang hindi ka nagkakasala, nagkakamali o gumagawa ng mali sa kapwa at sa Diyos, pero enjoyan mo na. Kasi kung minsan nagkakasakit ka, hindi mo na kaya. Kung minsan hindi mo na kayang kumain, namamaga ang lalamunan mo, hindi ka na maka-enjoy. So habang hindi ka namamaga, dapat pinapahalagahan mo yon at ginagawa mo yung dapat mong gawin. Habang nakakalakad ka pa, mamasyal ka ng mamasyal. Kasi kung minsan ang tao, ayaw man yan, napaparalyzed. Mabuti ng mabuti kung may wheelchair ka at may mga magbubuhat sa'yo. Pero kung wala, kaya ang mabuti, habang kaya ng tao, hindi niya ipinaghihintay ng matagal yung kanyang paglasap ng ligaya na Diyos din ang gustong magbigay sa kanya. Nagsisave ka, yes. But don't save too much na tuloy hindi ka na nag-enjoy today, hindi ka na nag-enjoy next week, hindi ka na nag-enjoy next month. Kasi ang pinagsisavean mo, retirement 20 years from now. Pwedeng dumating yun, eh kung hindi, kung ika 19th year, sumakabilang buhay ka, di wala ka lang na-enjoy doon. So ano po ang buhay na magandang i-apply natin dyan? Kasi si Solomon, very practical yung wisdom niya. Meron akong income ngayon, magsisave ako ng konti para sa future, gagastos ako ng konti ngayon. Para kung hindi na dumating yung future, hindi na ako nalugi kasi nag-enjoy na ako ngayon. Ngayon, kung dumating yung future, hindi rin ako lugi kasi nag-save naman ako para doon. Kailangan, everyday meron kang kasiyahan, meron kang pang isang linggo na kasiyahan na once a week, ina-enjoy mo yun. Meron once a month, merong once a year. Pero hindi yung puro hirap, iniipon mo lang lahat yung saya mo sa dulo. Kailangan a little of everything. A little work, a little suffering, a little enjoyment is experienced every day. If not, at least every week. Para ang buhay na a-appreciate natin. Pag tayo'y sumakabilang buhay na, iba na
ang ating pagtutuunan ng pansin. Kaya ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:7-10, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Not yesterday, not tomorrow, now. Yun pong now, mga kapatid, ang bilis lumipas. Maya-maya lang, tapos na tong now na to. Promise. Sandali lang yun, tapos na. Naranasan nyo ba na meron kayong party yung pinaghahandaan? Mga dalawang buwan, tatlong buwan yung hinahanda, tapos yung party na, tapos na agad. Halos hindi nyo naramdaman. Tapos bukas, hanggang sa dulo na yan, puro na lang past tension. Tapos na. So, anong lesson? Habang nangyayari yung event, mag-slow motion kayo ng panahon and enjoy it. Enjoy it. Katulad halimbawa ng mga babaeng ikakasal. Ang gusto siyempre, mahaba ang lakad. Yung iba, pastor, gusto ko pong mahabang-mahabang lakad. Magsimula ka na sa Vito Cruz. Haba talaga nun, kung gusto mo. O gusto mo, tugtog cha-cha para may atras. Ang tagal mo. Kasi pag dumating ka na dito sa dulo, tapos na. Diba? So, tagalan mo na. Iba naman ang pagmamadali kasi ninenervyos. Savor the moment. Magbabakasyon kayo, enjoy it. Huwag kang masyadong lagi nag-aapura, nagmamadali. Sobrang nagra-rush. Kasi mamaya tapos na, nakauwi ka na, tapos na yung bakasyon, wala na. Nagkukwentuhan, halimbawa kayo mag-asawa sa kama na ang sarap ng kwentuhan nyo, bigla, ay tiyaka, maglalaba pa ako, hayaan nyo na, huwag na kayong maglaba. Diba yung, hayaan nyo na, isuot nyo na lang uli kung gusto nyo. Pero, kailan pa babalik yung ang ganda ng kwentuhan nyo? Hindi mo lang pwedeng, teka lang ha, maglalaba lang ko, pagbalik mo, o ituloy natin. Wala na yung spirit ng kwentuhan. Tapos na. Kumakain kayo, ang sarap ng kain nyo, okay, mag-apura. Kung hindi naman life and death yung nakataya, ay, hayaan mo na, malate ako ng konti, o mag-cancel ako ng activity kung kaya ko, kasi bihirang nagkakainan tayo na masaya. In other words, brothers and sisters, enjoy the now. Pag pinalampas nyo yun, kahit ano pa, at pagdaan pagsasentimiento nyo gawin, hindi na yun babalik. Kaya kailangan enjoyin. Meron naman yung kabaligtaran. Halimbawa, hindi enjoyable yung moment. Nabalian ka ng paa, nakasemento ka sa ospital, dalawang buwan ka doon. Ang sabihin mo, lalampas din to. Kasi lalampas din. Magiging past tense din yun. Ang mahalaga lang, lampasan mo yung hirap at pagdating nung bukas, gising ka pa at buhay ka pa. Kaya masarap din na lumilipas ang panahon eh. Kasi ibig sabihin, walang pagdurusang permanent. At yun namang pag-enjoy, bagamat hindi permanent, pwede mong lasapin. Pag kumakain kayo, mga kapatid, huwag isang kagat lulon. Bakit? Sa bibig lang masarap ang pagkain. Paglampas dito sa lalamunan, malaking trabaho na. Diba? Hirap na hirap ang tiyan mo, ang bigat ng feeling mo. Trabaho na yan, ang sarap habang nandun siya sa dila kasi nandun ang taste buds. Therefore, pag kumakain, lasapin. Diba? Huwag yung lulon lang ng lulon, nagmamadali. Biruin nyo, magmamadali kayo. Dahil sa breakfast, wala na kayong oras. E ano ba nung gumising kayo ng 30 minutes earlier than usual? Then you can sit down and relax and enjoy it. Kesa kumain lang kayo para mabusog. Masyadong mababa yun, panghayop, yung kumakain lang para mabusog. Kasi ang tao dapat kumakain para masiyahan. Kaya ang tao kung ano-ano na-invento, niluluto yung pagkain, inilalaga, ipiniprito, pinapalamig, may pinapalutong, may pinapainit, para masarap. Why? Because God likes you to enjoy. Bakit alam nyo na gusto kayong mag-enjoy ng Diyos? Nilagyan kayong taste buds. Pwede namang wala eh. Lulunin mo na lang at nang buhay ka. Pero ang bait-bait ng Diyos, He placed nerve endings in the most correct parts of our body to enjoy everything. God wants you to enjoy. Kung minsan ang pagtingin natin sa religion, para ang gusto lang ng Diyos, penitensya, luha, pagdurusa, hindi yun totoo. Hinihingi lang yon kung yun ang kailangan para ma-purify ang ating spirit. Pero kung hindi, God wants you to have fun.
God wants you to enjoy. So ulitin natin ang sabi ni Solomon, go, eat your food with gladness. With gladness, ha? Huwag niyong pinipintasan ang pagkain pagkaharap niyo. Bigyan niya ng Diyos, eh. Hindi, ang tabang, ang alat, di ba? Kung may katabi, kaharap ka bang tao na hindi mo gusto itsura, sasabihin mo, hindi mo pinipintasan dahil kaharap mo, eh yung pagkain, kaharap mo yan, bigayan ng Diyos. So, dapat may etiquette ang pagkain. So, eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Always be clothed in white. Baka naman bukas, kaputi kayo lahat. Kasi white, sa Israel ang init-init kasi desert. So yung white, yung linen na white, ang sarap sa katawan. So ibig sabihin lang niya, kung ano yung masarap sa katawan mo, yun ang isuot mo. Hindi yung ang girdle mo talaga, hindi ka na makahinga para ka lang magkabewang. Ano mo ba yung bewang? Diba? Baka hawakan lang yan ng mga dumadaan. Ngayon, kailangan komportable ka. Yung nakasapatos ka, galit na galit yung muscle mong ganyan, eh, nangangunyapit ka na dahil natutumba-tumba ka na. Bakit mo papahirapan ang sarili mo? Sabi ko noon, always be clothed in white, meaning be comfortable. No? And always anoint your head with oil. Ngayon, sa atin, mahirap yan nag-anoint ng oil. Mainit sa atin, eh, malagkit. So, iba yon. Ibig sabihin siguro, o magdimpo ka ng mukha, mag-refresh ka. Ang gusto lang dito ni Solomon, gumana yung pakiramdam. Kailangan masarap ang pakiramdam mo. At sabi niya sa verse 9, enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. Remember, ha? Enjoy life with your wife, hindi wife ng iba. Your wife. Sabi niya ganon, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Sabi niya, anuman ang ginagawa mo, enjoyan mo. Hindi yung kakainis, laba ko ng laba. Yung igagawin mo rin, hindi ka pa nag-enjoy. Eto yung mga bula, hinihipan-hipan. Nag-i-enjoy ka. Lalo't hindi ka enjoy, turuan mo ang sarili mo kung wala ka namang choice. Dapat mo rin namang gawin, di ba? Ba't ka magre-reklamo? Hanapan mo ng saya para aalis ka doon and rich by the experience and you enjoyed it. Kasi ang buhay nga, kahit naglalaba ka, namamalansya, nakalambiting ka sa bus, hindi na rin babalik yung moment na yun, eh. Tutal, nakalambiting ka na, magbaras-baras ka na. Baka ma-develop pa yung mga bicep mo. So, kesa nagre-reklamo ka sa buhay. Marami tayo hindi pwedeng baguhin, mga kapatid. Pero pwede niyong baguhin ang attitude. Pag binago mo yung attitude mo, what used to be torture can now become enjoyable. And it can become an enjoyment. Kaya sabi niya, dress up, comb your hair, look your best. Life is short. So better, enjoy it. At itong dapat mong gawin. Pag may ginagawa ka, do your best. Ang trabaho ba, alam niyo mga kapatid, is an act of worship. Work is an act of worship. Akala niyo yung worship, yung hallelujah, hallelujah lang, yung mga pa taas-taas ng kamay, pakanta-kanta. Well, that is worship. But when you work, you also worship. Because God is the author of work. So pag may tumingin sa trabaho mo, ang ganda naman ang trabaho, nawa-worship ang Diyos kasi Diyos ang Diyos ng kagandahan. Hindi, sino bang gumawa nito? May tiniklop kang damit, parang tinapakan. Sino nagtiklop nito? Hindi mo napupurihan ng Diyos noon. Sino nagluto nito? Walang kakwenta-kwenta. Ngayon, kung mag-uulam ka lang, tuyo at kamatis, sa nakatambak lang doon, wala namang kalatoy-latoy. Eh kung may formation siya ng konti, yung kamatis mo, hiwa-hiwang parang bulaklak. Sumasaya ang kainan ninyo. You enjoy the moment. Kung hindi kayo nag-e-enjoy sa buhay, mga kapatid, kasalanan nyo yan. Kasi tayo ang umiimbento kung mapapaganda natin o hindi ang isang bagay. So because people die, according to the teacher, you should be happy. You should enjoy life's elements. You should look good. Enjoy with your partner. And work passionately to enjoy it while still alive. Always make an effort to look good because looking good is a ministry. Because when people look at you, nagagandahan sila, nag-minister ka sa kanila. Because God is God of beauty.
So inaayos mo ang sarili mo. Kung pwede mong i-coordinate naman yung kulay mo para magandang tingnan. Hindi naman yung checkered yung pang-itas, bulaklakan yung shorts mo, tapos stripe yung shoes mo. Para ka nang naglalakad na gubat. Minsan nalalaki ng mga checkered ng damit mo, napagkakaman lang ka naglalakad na bintana. Ibabagay mo naman sa sarili mo para gumaganda ka lalo. It's a ministry. Ang daming ugliness sa buhay. It's a treat to people when they look at you and they like what they see. Lalong-lalo sa inyong asawa. Diba? Yung mga iba naman dyan, kung kailan nasa labas, tsaka kay ganda-ganda. Kung kailan kaharap ng asawa, nando lahat ng putik sa mukha, mga baterya sa ulo, lahat ng mga nakakabit sa katawan. Eh, yung kasama yung asawa. Kanino ba kayo magpapaganda? Siyempre, sa asawa nyo, hindi dun sa mga tao sa labas. So, yan ang number one audience nyo, yung partner nyo sa buhay. Hindi yung pagkakaharap nyo siya, wala kayo, nasa baso lahat ang ngipin nyo. Diba? Yan. Tapos pagkakaharap ang iba, parang perlas yung mga ngipin ninyong ganyan. You choose your audience and you minister to those that love you the most. It is important to give them our best manners. Napakahalaga na lalo yung mga mag-asawang matagal na hindi na halos nagbibihis, hindi na nagpapaganda sa harap ng asawa. Maraming mga husbands, hindi na nagtutoothbrush bago matulog. Complain siya ng maraming wives, ha, husbands. No? Ang kuko, ang dumi-dumi, ang higa nila, grasa-grasa, lalo kung naglinis ng kotse. Dapat ibinabalik niyo yung lagi na para kayong binatat dala. Para laging exciting ang samahan. Magising ka man ng alas-tas ng umaga, tinignan mo yung katabi mo, hindi ka na gugulat. Lalo tinatamaan ang liwanag ng buwan. Kailangan inspirasyon. This is life. Ay, yung mga may partner sa buhay, gift yan ng Diyos. Yung mga wala, it can also be a giftedness. Pero yung meron, gift yan, enjoy it, hindi tinatoto. Ito na naman to, dumating. Yung dumadating na yung asawa, kailangan handa ka para enjoy ka. Time management. It's very important to listen to Solomon kasi yan ang highest praise. Not to just say hallelujah. But when God looks at you, God says, hallelujah, praise me. No? Dahil sabi ng Diyos, praise me dahil ang buhay niya, ang ganda-ganda. Dahil nakikinig siya sa akin, nag-enjoy siya sa buhay. Siyempre, kung malungkot ka, miserable ka, pinapalungkot mo ang Diyos. So, hindi worship yon. Gagawa ka ng paraan. Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Ito yung binabanggit ko, mga kapatid. Sabi ni Solomon, sa talino ko na to, sa dami na naobserbahan ko, nakita ko na hindi lahat ng mabilis tumakbo na nanalo sa karera. Minsan, nadadapa, natatapilok. Di ba? Sabi ko nun, hindi lahat ng marunong yumayaman nagkakaroon ng pagkain. Hindi ko mamatalino, siya na ang lumuluwag sa buhay. Alam nyo, eka napansin ko, dinaratan tayo ng mga malas-mala sa buhay. Minsan, ikaw yung pinakamaganda, hindi ikaw ang nanalo. Minsan, ikaw naman yung pinakamatalino, hindi pa rin ikaw yung panalo. Sabi niya, the fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. So anong logic noon? That logic doesn't work all the time. Kung nagtatanong ka, bakit ganon? Sabi ni Solomon, ganon talaga. Hindi laging yung inaasahan mo ang mangyayari. Maraming dapat ang hindi nangyayari. Because good luck, bad luck, randomness, and chance all happen. Nasaan ang sovereignty na ng Diyos? Nandun. Kasi ayaw din ng Diyos na alam mo na lahat ang mangyayari. Hindi ka na laging aasa, mananalig, lalapit sa Kanya. Pero dahil nga ganun, na kumisan, sinikap mo na ang best, hindi pa rin ikaw yung best, always do your best. When you do your best, the best will probably not always happen. But there is one thing sure, the worst won't. It's not a guarantee that the best will always happen when you work hard, but there's something guaranteed that the worst won't happen to you. Probably hindi lang best ang nangyari, maybe second best, maybe good, but definitely not the worst when you keep doing your best. Accept the fruits of your work, accept your fate. Kung kailangan.
And when having a very difficult life, ang magandang attitude, sabi mo, since there are no logical basis for things, even what's happening now can change to my favor. Mag-abang ka lang. Maghintay ka, manalig. Be alive when the good days come. Ecclesiastes 9:12, moreover, no man knows when his hour will come. As fish are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so men are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Yung ibon na lumilipad-lipad, alam ba niya kung minsan bigla na lang siyang tatamaan ng bala? Pero alam nga namang dahil baka siya tamaan, hindi na siya lumipad kahit kailan. Yung mga nagliliparang mga ibon, alam ba nila na biglang pumasok pala sila sa isang net? Yung mga isda, ang dami-dami nila nagsuswim, hindi nila alam na sumusuot na pala sila sa baklad. Mahuhuli na pala sila ng fine net. Hindi mo alam. Sabi nga nila, the early bird catches the worm. E paano kung ikaw yung early, pero ikaw pala yung worm? O di nahuli ka ng early bird. Kung naging late ka na worm, hindi ka nahuli ng early bird. Kaya lang, hindi mo naman alam kung kailan ka magiging worm o bird. So early ka na lang lagi. Dahil mas marami yung pagkakataon na ikaw yung maging bird. In other words, none of us know when we might fall victim to a sudden disaster. And we can find ourselves like fish in a net or birds in a trap. Minsan may ang yaman-yaman, biglang nagkaroon ng reversal. Money changer ang yaman-yaman na niya, tapos ang dami niya nabiling dollar ngayon. Dami-dami, biglang bumagsak ang dollar bukas. Hindi mo alam eh. No? Hindi mo alam. Nagtayo ka ng negosyo, kailangan ng pagkarami-raming kuryente, eh biglang naubos ang kuryente, brown out lagi, naghihirap ka. Ayun namang mga may negosyo, bigla ng generator, ng yamanan. Kung may tragedy, laging may umaasenso dyan. Ang mga kalugihan, kapakinabangan lagi ng iba. Because the world runs in balance. Hindi mo lang alam kung sino ka doon sa mga dadapuan ng ganda ng buhay o dadapuan ka ng hirap. So, anong dapat dyan? Be careful but not too careful. Because when you're too careful, you will not do anything. Sabi nga ni Solomon, if you always watch the weather, you will never plant. Pag lagi kang natatakot, lagi kang sigurista, hindi ka na mag-i-invest kahit kailan. But you calculate your risks. Minimize your risk, but take risks. That's what life is all about. Hindi ka pwedeng super sure. Talagang laging may element ng risk yan. Enjoy freedom and enjoy life whenever possible because you don't know when your enjoyment might suddenly be taken away. Don't be too optimistic, but also don't be too pessimistic. Huwag ka masyadong negative, huwag ka masyadong positive, gitna ka lang. Keep relying on God. And because bad times can fall on anybody, listen, brothers and sisters, be good to those who fall on bad times. Pagka may mga biglang naghirap, huwag natin sabihin, kasi deserve niya yan eh. Kasi parang sinasabi mo na ako hindi naghihirap kasi iting deserve ko. Sinabi na nga na ako minsan, hindi naman talaga yung deserve mo, pero yun ang nangyayari. At yun ang hiwaga ng buhay. Pag kasi sinabi natin, yan ang dapat sa kanya. Careless kasi siya. Para na nating sinasabi ang sarili natin, excuse na ako na hindi tumulong kasi deserve niya yung nangyayari sa kanya. And most of the time, when we say that, brothers and sisters, may kapatid ka, pinsan ka, mag-anak na biglang naghihirap, sabi mo, kasi ang yabang-yabang niya eh. Nung araw, gaso siya ng gastos. Tiyakin nyo lang na hindi nyo ginagawang excuse yun for you not to help. Kasi kadalasan, kinoconvince natin ang sarili natin para huwag tayong mag-guilty sa hindi natin pagtulong na, yun naman ang dapat sa kanya. Dahil pwedeng dumapo rin sa'yo ang dumadapong hirap sa iba, pag hindi ikaw ang dinapuan nun, maging mabuti ka doon sa dinadapuan. Hindi mo kasi alam, baka bukas ikaw naman ang mga ilangan ng kabutihan ng kapwa. Walang sure sa buhay. So ang ginagawa natin, dinadagdagan natin na itinatanim, para kung yung iba hindi tumubo, may isa man lang o dalawang tumubo, buhay ka na. Dinadamihan natin ang ginagawa ng mabuti. Dalawa o tatlo man dyan, hindi tumanaw ng utang na loob, may isa lang o dalawang makaalala sa'yo, lalo sa oras na ikaw nang ngailangan, malaking bagay yon. Dapat mabait ka sa nangangailangan.
Mabait ka sa nagigipit, sa napapahiya, sa nai-embarrass, sa nako-corner, people who are caught in the act, red-handed, no? With something very wrong and embarrassing. Try not to look. So that when it happens to you, people will give you the same courtesy. Always give the charity that you might want to receive in case you become the needy one. Don't burn the bridge over which you too must pass. Don't deny others the same kindness that you might need yourself. And remember, always be thankful that you are on the giving end and not on the receiving end. Kung minsan ang hirap yan eh, ikaw lang ang may kaya sa inyong magkakaibigan, lagi na lang ikaw ang taya. Pero di ba, pasalamat ka, kaya ka nga taya, may itinataya ka. Minsan sa inyong magkakamag-anak, lagi na lang ikaw yung meron kasi ang hirap-hirap nila. Yung kakain na lang, ikaw magbabayad. Yung may family reunion, ikaw magdadala ng ulam. Pero di ba, buti nga, ikaw yung nagdadala kasi may dinadala ka. Kesa ikaw yung aasa-asang, ano kaya ang dali nung iba? Tapos, insecure ka. Huwag kayo kahit kailan magre-reklamo that you are givers. You become givers only because you have already become recipients from God's grace. Kaya ka lang naman may ibibigay dahil may tinanggap ka na, nauna na mula sa Diyos, na-advance na. Kaya dapat magpasalamat. At huwag mo kahit kailan sasabihin, deserve ko kasi to. Kaya akin lang to. Ang tunay nating deserve punishment dahil lahat naman tayo makasalanan. So kung may na-enjoy kang maganda, grasya lang yan ng Diyos, share it with other people. Huwag mong isama ng loob na kumisan, sana ang nasave natin, darling, 100,000 na. Pero dahil yung nanay mo, hingi ng hingi, tuloy 50 na lang. No? For all you know, kaya ka binigyan ng Diyos ng 100 para yung 50 sa'yo, yung 50 pang charity, na pag hindi mo pala ibinigay, lahat yung 100 babawiin ng Diyos. Hindi ka nagsisisi na gumagawa ka ng mabuti kahit kailan. Hindi ka man bayaran ng tao, hindi ka man suklian, may Diyos na buhay. Na hindi ka man din bayaran at palitan ng Diyos yung binigay sa'yo, inauna na nga niyang binigay, kaya kami naibigay sa iba. Ba't ka pa nagre-reklamo? Kaya yung buhay, napakaharap, sarap na unawain. At kung ang mga tao magiging maka-Diyos, lahat magiging mabait. Walang magiging mayabang work, makasarili. Verses 13 to 16. I also saw under the sun this example of wisdom that greatly impressed me. There was once a small city with only a few people in it, and a powerful king came against it, surrounded it, and built huge siege works against it. Now there lived in that city a man, poor but wise, and he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man. So I said, wisdom is better than strength. But the poor man's wisdom is despised, and his words are no longer heeded. Mixed reaction ito. Sabi niya, alam niyo, meron akong alam na kwento, at hindi na natin alam yung detail na yon. Hindi natin alam kung ano yung naganap. Pero sabi niya, minsan, meron isang syudad na nanganib na masakop ng ibang mga army, pero merong isang magaling, matalinong tao, bagamat mahirap, na dahil idea or leadership, na iligtas yung city. Pero alam niya, sabi, hindi naman matagal na naalala yung tao eh, kasi mahirap. Anong lesson niya dyan na sinasabi? Wisdom is better than strength. May strong enemies outside, pero may wise man inside the city did not fall. So sabi niya, wisdom is better than strength. Apply niyo sa buhay niyo yan. Wisdom is better than strength. Kung minsan, pipili ka, sino kaya ang gusto kong kasama, yung malakas o yung matalino? Alam yung iba yung lakas ng katalinuhan. Sabi niya, wisdom is better than strength. But it's not wrong to be strong, especially if you could also be wise. Pero ito yung lesson. Sabi niya, pag mahirap ka, walang pumapansin sa'yo kahit magaling ka. Siyempre, naiba na ng konti ngayon yan kasi na-democratize na rin yung galing eh. May mga mahihirap na nakakakuha ng scholarship, nakakaawan sa hirap. Yun ang galing ng pagbabago ng mga kabihasnan. Hindi katulad nung araw, permanent yung monarchy, permanent yung aristocracy, sila lang talaga. Kahit ka pa matalino, mahirap ka, hindi ka asenso. Pero ngayon, salamat, marami nang naiba na democratize even the distribution of wealth, although there's still a lot of unfairness. Pero ang talagang lesson na pwede nating kapulutan dyan,
kung gusto mo na mapansin ka at hindi ka tinitisod-tisod at kinakawa-kawawa, eh, make something of yourself. Rise from poverty. Be a meaningful person. Be wise. And then you will have more meaning as far as the other people are concerned. Talaga naman, di ba? Pag mayaman yung nag-jojo, kahit corny, maraming tumatawa. Eh, kasi mayaman yun eh. Marami talaga pumapansin sa may kaya. So, kung ikaw maramdamin, ayaw mong lagi kang naaapi dahil mahirap ka, eh, pwes, payamanin mo ang sarili mo na magkaroon ka ng kahulugan. Gumawa ka ng paraan, huwag ka lang reklamo ng reklamo. Magsikap ka. Kasi ngayon naman, posibilidad na, nakatotohanan na, na ang tao nakakahulag po sa kakalaya, sa kahirapan. Hindi lahat. Pero ngayon, possible na. Nung araw ni Solomon, hindi pwede yun. Pag ipinanganak ka ng alipin, alipin ka. Hindi na iiba yun. No? Pero ngayon, possible. At napakarami nating mga kilala, magamat hindi kuminsan personal, pero alam natin dahil naging mga sikat sila, galing sa hirap. Pero yumaman. Pero titiyakin nyo naman na ang pagyaman nila, malinis ang paraan. Hindi ko mo yumaman lang at galing sa hirap, accomplishment na yon. Kailangan malinis ang iyong pamamaraan. Mahirap talaga sigurong maging mahirap. Kaya dapat sikapin mong umalis dyan. Ang kahirapan, mga kapatid, kailangang tanggapin mo, entertainin mo, mahalin mo para magtagal sa iyong piling. Ang mga taong nakalaya sa kahirapan, hindi nila tinanggap. Inayawan nila yung ganung buhay, gumawa sila ng paraan na makatakas, makalayo sa hirap. Kaya nakakalayo sila. Pero yung mga taong, ay talagang ganyan, wala tayong magagawa, ay wala talagang mangyayari sa buhay nila pag ganun ang attitude. Yung kahirapan, pag hindi mo tinanggap, lalayasan ka rin yan. Pero kailangan gumawa ka ng paraan, nalayasan mo rin siya. Halimbawa, nakatira ka sa estero, nakatira ka sa mga miserableng lugar, at sinabi mong, ayoko na nandito pa ako 5 years from now. Ang laki ng pagkakataong mawawala ka doon. Kasi gagawa ka ng paraan eh. Pero pag sinabi mong, ganyan lang talaga buhay, wala tayong magagawa dyan. Diba? Sigurado nga abuti ka ng kopong-kopong doon sa lugar na yon. Kasi tinatanggap mo. Inaapi ka ng tao, tinatanggap mong inaapi-api ka lang, aapihin ka talaga. Pero pag hindi mo tinanggap yun, resent it, I don't accept it, I don't accept that kind of behavior, then you teach yourself, you improve yourself so people will respect you. In no time at all, people will recognize you. So malaki ang ating participation kung nasa ang istasyon tayo ng buhay. Kailangan ayawin mo na naghihirap ka sa buhay. Hate poverty so that you will do something to solve it. Kaya nga mga kapatid, isang malaking godliness to solve poverty. Because there are many people with lots of talents, with lots of potential, wala nangyayari kasi sobrang hirap. At nakakalungkot yung mga taong nabuhay na sa hirap, ipinanganak sa hirap, pamamatay sa hirap. Hindi nila na-realize yung mga potentials, yung mga talents na inilagay sa kanila kasi lagi na lang silang busy surviving. Ano magagawa natin, lalo kung kayo naman yung hindi mahirap? Do something to help those who are very, very poor. Kung kayo yung mga may-ari ng mga pagawaan, mga pabrika, mga opisina, increase naman. Basta kaya ng kumpanya nyo, yung mga benefits, mga sweldo, send people to school, help people get out of poverty. Ang sarap sarap tulungan ng mga Pilipino. Kasi pag tinatulungan mo Pilipino, ang dami-daming nakikinabang. Minsan merong nagtanong, halimbawa, meron akong ganitong pera, kanino ko ibibigay? Sa Hapon, sa Canadian, bawa sa British o sa Pinoy? Sabi ko, bigay mo sa Pinoy. Theoretical yung usapan na yon. Bakit? Kasi pag binigay mo yun sa Hapon, malamang kanya lang yun. Binigay mo sa British, kanya lang yun. Pag binigay mo sa Pilipino, buong barangay niya may balato. No? Masarap bigyan yung Pilipino, sigurado bibigyan yung nanay niya, yung kapatid niya. Maraming magkakaroon. Kaya masarap na, halimbawa kayo, may empleyado kayo, Pilipino, bigyan nyo na increase yan, hindi naman sasalohin yan eh, maraming makikinabang. Kaya dapat tayo nagbibigay. And sabi nila, there are only one-fourth of the people of our country are extremely poor. No, yung talagang poor. The other one-fourth, poor, pero hindi naman extreme. Then the other one-fourth, kaya naman nila yung sarili nila. Diba? At kaya nilang tumulong ng konti. And then the other higher one-fourth, kaya nilang tumulong. So,
yung mataas na one-fourth at yung pangalawang one-fourth, tumulong lang doon sa bottom one-fourth, masasolve ang poverty problem. Halimbawa, magpaaral ka lang ng isang tao, isang bata, eh siyempre, pag natutuyo, nagkatrabaho, umasenso, tutulungan yung magulang niya, yung mga kapatid niya, pag-aaralin din niya, so ang dami mo natulungan, isang buong pamilya. So by sending one person to school, you're actually helping solve poverty. No? Dahil sa atin naman, kayamanan natin yung edukasyon, mahilig tayong mamasukan, total, magkakatrabaho ka, so nakakasolve. Yun ang dapat natin pinag-iisip pag binabasa natin itong scripture. Eh, ano ngayon ang kinalaman nito sa aking buhay? Ano kinalaman sa aming lipunan, sa aming bayan? And what's the relationship between wisdom and strength and poverty? According to Solomon, wisdom is better than strength. Intellectual power is better than physical power. So, dine-develop dapat yan. But poverty negates wisdom. Bihira ang nakikinig sa opinion mo pag sobra kang hirap. So, paasensuhin mo ang sarili mo kung gusto mong napapakinggan ka. The poor, though wise, can be ignored or forgotten. So, godliness should strive to eradicate and minimize poverty. Pag hindi nyo malaman how to operationalize your faith, oh Lord, naniniwala po ako sa inyo, so anong gagawin ko? Help eliminate or minimize poverty. That's a good way to deal with God and to practice your faith. Verses 17 to 18, the quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of a ruler of fools. Wisdom is better than weapons of war. So napakasimple ng sinasabi sa atin, mabuti nang makinig sa mga tahimik na matatalino kaysa sa mga maiingay na hindi naman sila matatalino. At kung kayo matalino, speak your truth quietly. You don't have to shout when what you have to say is meaningful. Do not engage in loud debates. They will not amount to anything good. Ang tunay na matalino, hindi nakikipag-debate. Sayang lang ang energy mo. Kasi yung kausap mo, hindi man willing makinig yun. Ang gusto lang nun, manalo. And then listen to those who are quietly wise than those who are loudly foolish. Marami na naman, salad-salad ng karunungan. Pero marami tayong mapapakinabang sa chapter na ito. Life is seldom logical or fair. So maximize your good moments, minimize the bad moments, get the most out of life while giving the most to it also. Live, enjoy the moment. And it's not only you who should enjoy. Allow, assist, make people around you enjoy as well. It's a ministry to make someone enjoy. Plant, save, do good. You maximize your chances at happiness. Dear God, thank you that you want us to be happy. Thank you that every moment can be beautified. Even if it's already ugly, it can be less ugly with a good attitude. Pakita mo sa amin ang participation namin, Lord, kung ba't kuminsan parang madilim, malungkot, mahirap ang buhay. Ipakilala mo't ipalinaw sa amin, Panginoon, kung alin doon ang sa amin ang gagaling at alin yung salab at dapat na lang naming tanggapin, palampasin, at umasa kami sa mga darating pang mas mainam na bukas. Pero ang mahalaga, Lord, makita namin what we are responsible for. What darknesses, what heavy burdens, what sadnesses in life are caused by our attitude. Turuan niyo po kami. At nang sa ganon, ang buhay na ipinapahiram niyo, maging masagana, masaya, at habang tinatanggap din namin ang mga hirap at lungkot, mapakonti namin ito with a very godly and a very wise attitude. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan ang mga practical implications of the teachings of Solomon.